1 noong nakaraang taon. Ito ang naging usapin sa isinagawang Command Conference at Provincial Advisory Council for Police Transformation and Development Meeting sa PPO Conference Hall. Hapon ay 17 ng buwang kasalukuyan na pinangisinuwaan ng Army PPO sa pangunguna ni Provincial Director of Police Senior Superintendent Ronaldo De Jesus at dinaluhan ng mga miyembro at opisyal ng PACTPD sa pamumuno ng chairman nito na si Provincial Administrator Nelson Melgar at Vice Chairman Bishop Warlito Kahandig. Sa presentasyon ng kapulisan mula sa 928 na bilang ng mga krimen noong January hanggang June 2013, tumaas ito sa 1,073 sa kaparehong buwan ngayong taon. Bumaba naman ang bilang ng mga naresolba kung saan mula sa 642 noong January to June 2013, nasa 233 pa lamang ang nare-resolba mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Busod nito, iba't ibang suwestyon at ideya ang ibinahagi ng mga miyembro ng PACTPD kung saan ayon kay PA Melgar, malaking suliranin aniya ito na nararapat pagtuon ng pansin ng mga kapulisan at kooperasyon naman ng mga mamamayan ang kinakailangan. Hilig rin ito na sa mga kasapi na magkaroon ng konkreto at napapanahong plano upang ma-resolba ang nasabing issue. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kapulisan sa pamamagitan ni P.D. De Jesus na ginagawa ng ahensya ang tungkulin nito sa mga mamamayan kung saan mas pinalakas nito ang kampanya laban sa illegal na gawain sa buong lalawigan, kano rin na pagpapalakas sa Barangay Intelligence Network at muling pagsasanay sa mga BIPAT. Tampok kayo pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED power TV. Toshiba. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Pagkakaroon ng kaalaman kung paano matutukoy kung may nagaganap na pang-aabuso sa isang bata, ito ang layunin ng seminar na may titulong Child and Youth Welfare, How to Ascertain if an Abuse is Occurring, Intervention Methods, na inorganisa ni Child and Youth Welfare Consultant Farah Faye Ilano. Idinaos ito sa kilalang Christian School sa Barangay Santa Isabel, Lungsod ng Calapan, 18 ng buwang kasalukuyan. Katuwang sa nasabing aktibidad ang City Social Welfare and Development Department na dinaluhan naman ng mga magulang, mga mag-aaral, mga barangay officials ng ilang piling pamayanan, kabilang na ang unang batch at kasama rin ang mga estudyante. Ayon kay Ms. Faye Ilano, sa pamamagitan nito, hanga nila na mabawasan ang mga insidente ng pang-aabuso sa mga kabataan. Layunin ko ng programang ito ay ang maiwaksi o kahit man lamang mabawasan ang mga insidente ng pang-aabuso, pagpapabaya, at pananamantala sa mga bata sa tahanan, sa eskwelahan, maging sa buong komunidad.
Anaya pa, ito ay parte ng advokasya ng pamalalunson sa pamumuno ni City Mayor Arnan Panaligan na maiwasan ang child abuse at nakatakdang sumailalim dito ang mga opisyales ng iba pang barangay sa Calapan City. Ito po ay isa sa mga activity ng ating mahal na Mayor Arnan C. Panaligan na para sa advocacy niya na mabawasan ang mga insidente nga ng child abuse. Unang batch po ang Kanubing 1, Kanubing 2, Bayanan 1, Bayanan 2, Sapul at Santa Isabel. Magkakaroon po tayo ng iba pa pong seminar sa iba pa pong barangay. Antayin nyo na lamang po ang ating announcement po para kung sino pa po second batch po natin. Samantala, sa kanyang mensahe, binigyan din ni Mayor Panaligan na dapat alerto ang mga barangay officials hinggil sa mga kaganapan sa kanilang nasasakupan at matukoy kaagad ang mga ito kung may mga batang nakararanas ng pang-aabuso. Kayo ang una na makapita ng problema kung meron mga bata na nakaabuso o namamalitrato o papasunan sa lahat. Kaya dapat, higit kayo na mas sasayalan kayo sa akin kung sa namin ngayon. Dapat mas alert kayo kasi kayo yung frontline. No? Diba? Kasi kung hindi mo malalaman niya dahil na malalaman niyo ang barangay, diba? Malalaman din para kayo malalaman dapat. Kung alam niyo at inyo, dapat na rin. Pero nang pagkakalaman ang ating ginagawa training sa inyo. No? How to spot a child abuse victim. Kapag halos na sa lahat nila ang isang video na ng mga kapuso. Maliban sa mga kaalaman, ilang mga maswerteng partisipante ang nagwagi na iba't ibang papremyo mula sa ginanap na raffle draw kung saan may nag-uwi ng bigas, payong at iba pang items na pinagkaloob ni na Miss Faye Ilano, kanyang kapatid na siyang administrator ng eskwelahan kung saan idinaos ang aktibidad na si Miss Agatha Ilano at kanilang ina na si Miss Roda Ilano. Samantala, ipinamalas naman ng ilang piling mag-aaral ang kanilang talento sa pagsasayaw. Para sa inyo mga minamahal namin subscribers at mga PBB fanatics, ang Pinoy Big Brother All-In Edition Live Streaming ay mapapanood nyo na ngayon sa TVNet Channel 3 na inaasang tatagal po ang 100 days. At isa pang good news, na papanood na rin ang additional NBA Premium sa TVNet Channel 9. Ang lahat ng ito po ay handog sa inyo ng Tamaraw Vision Network Incorporated. Sa madala, maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, itype lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong mga comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-logon sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamaraw Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Ms. Jake Biray, nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.